Ako si Basilio, kapatid ni Crispin, anak ni Sisa, kasintahan ni Huli, naging kakampi ni Simon. Ulilang anak, nawalan sa katinuan ng aking ina at inabot siya ng pagkamatay sa kagubatan na pagmamayari ng mga Ibarra. Tuwing umuwi ako ng San Diego, ay palihim akong tumutungo sa puntod ng aking ina dahil na lamang sa hindi ko nais ipalam ito sa iba. 13 taon na ang nakakalipas. Ramdam pa din ang sakit at bighating aking nararamdaman dahil sa pagpanaw mo, aking ina. Minsan ko nang naisip na tapusin ang aking buhay. Ngunit ikaw, oo, ikaw ang aking ina nagsilbing harang upang hindi ko maituloy ang ninanais ko. Isang kapitan ang sa akin ay tumulong. Kinupkop, tinulungan, pinag-aral hanggang sa kolehiyo. Kapitan Tiago at sa Ateneo ako'y pumasok ng kolehiyo. Habang ako'y nag-aaral ng medisina, pinilit ako ni Simon na sumanib sa kanya sa himagsikan. Ngunit hindi ako pumayag kasi para sa akin, mas mahalaga pa rin ang pag-aaral. Huling taon ko na sa pag-aaral sa Ateneo at 2 buwan na lamang ay magtatapos na ako. At tatanghalin isang tunay na manggagamot at ako'y babalik sa San Diego kasama ang aking kasintahan na si Huli upang doon magpakasal at mamuhay ng matiwasay at maayos. Nay, kamusta na ang iyong pamumuhay? Ako ito, si Basilio, ang anak na naulila mo. Ang anak na iyong inalagaan, pinrotektahan, iyong minahal. Kahit sa buhay mo'y ako'y naging tila pantal. Binalak kong magsimba na magsitugtog ang mga kampana. Ngunit naisipan kong bisitahin muna ang inyong puntod bago magsimba at para sa iyong magdasal at lumuhod. Naalala ko po ang araw na ako'y naulila nang ikay pumanaw na. Kahit napagdaanan ko ang isang matinding paghihirap, nakahanap pa rin ako ng pag-asa at nagsikap. Matapos ka namin mailibing, binigyan ako ng salapi ng lalaking hindi ko naman nakilala. Kahit na tinanggap ko na, lumuwas ako sa Maynila. Naubusan naman ako ng pera. Dahil dyan, aking naranasang salansangan ang malansang kahirapan. Ako'y nagdusa, ginawang pagkain ang basura. 2 tirang isda at kakaunting kanin para sa akin ay piyesta na. Hindi ko na kinaya. Nawawala na ako ng pag-asa. Ginusto kong magpatiwakal upang ang kalungkutan ko'y di na umiral. Inisip ko nang di mabagal. Ngunit napipigilan ako. Napigilan mo ako. Inisip ko kung kaya ang maisip mo kung bigla na lang akong sumuko. Kailangan kong maipakita sa iyo na kaya ko. Hindi ko na tinuloy at sa lansangay ako'y pa rin ay nagpalaboy-laboy. Hanggang sa makilala ko si Kapitan Tiago, sa kanya ako'y nagpaalipin kapalit ng pagpapaaral niya sa akin. Sa paaralan nga lang, ako'y inaapi at kinukod siya. Pero hindi pa rin ako sumuko, ako'y mas nagtiyaga. Nag-aral ng mabuti upang magtapos. Nagbigkas na mga kailangan bigkasin hanggang sa ako'y mapaos. Lumipas ang ilang taon, ako'y nakapagtapos. Sa wakas, nakamit ko na ang Bachelor of Arts sa pinakamataas na antas. Nilipat naman ako ng kapitan sa Ateneo upang sa medisina'y makapag-aral din ako. At dito'y makapagtapos din ako. At nakabalik na tayo sa kasalukuyan. At 2 buwan na lamang, si Huli ay akin ang mapapakasalan. Ngayon, nakahabol ka na sa aking buhay, inay. Siguro, pinagmamalaki mo na ako ngayon, kundi ka lamang namatay. Paalam, ina,
Okay, magsisimba na. Sa ak na banggit na salita ay sana may inspirasyon kayong nakuha at ang lahat ng inyong gagawin ay dapat ibatay sa katarungan at tunay na katwiran. Muli, ako si Basilio.